ano ya? Gawain ng mga rugby boy yan, gawain sa hindi normal nga tao yan yung nakikinig daw mga chismes. Pwede ka lang makinig sa chismes, pero hindi ka... So, Day, be true to your country, work hard for the people. Mga kasulid kong mga katrupa sa iba-ibang ibayo ng bansa, ano? Kumusta na kayo dyan, no? Sa lahat ng mga OFW, kung saang sulok man kayo ngayon naroroon, sana'y malayo lahat tayo sa COVID, no? Dasal tayo. Huwag natin kalimutan na sundin ang mga protocol para mag-ingat tayo lagi, no? Nitong hindi natin nakikitang kalaban. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, naway, nasa mabuti tayong kalagayan lahat dahil kumakalat na talaga itong kalaban natin itong COVID, no? Sa mga kabataan na nagsuporta sa ating channel, sa mga senior citizen, mga katrupa natin dyan sa Sabah, no? Sa Sitangkay, Tawi-Tawi, Maranao, Cotabato, Iligan. Assalamu alaikum sa inyo lahat. Ang magiging topic natin tungkol ito ni Dragon Boy at Rugby Boy. It is a Rugby Boy, mga sulit kong mga katrupa. Kita nyo naman, yung FLM Defenders pa lang siya, alam na natin na may sinto-sinto siya. Napansin nyo ba yan? Comment below. Diba? Kahit na defender siya ng FLM, nagtitest pa rin tayo. Dahil kahit alam nyo yung may sinto-sinto, no? Kunting diferensya, alam mo tawag ko sa kanya, Rugby Boy. Dahil hindi siya bagay sa Dragon Boy. Rugby Boy talaga. Dahil nga dahil kahit pro siya, napansin ko na yan na sinto-sinto talaga siya, no? Kaya nga tayo nanindigan pa rin sa kanya at sinuportahan natin siya kahit pansin natin may sinto-sinto. Siguro kay dati naman siyang gumagamit din, pero parang hindi pa siya para sa tingin ko hindi siya naghinto. Dahil bawal nga ng ating Administrasyon Duterte yan ng pinagbabawal na gamot, di ba? Pero pansin ko, hindi pa siya naghinto. Pero lang problema, nag-rugby ang gamit niya, rugby. Kaya ganun na lang kasama yung ano niya. Hoy, Dragon Boy. Ay, Rugby Boy, este. Hoy, Rugby Boy, no? Kanang mga pinagagawa mo diyan sa pagpupost sa Facebook, nagki-claim ka na itong admin as sindikato, no? Maraming na likom na pera. Pakalam mo ba, ha? Nga ikaw nga, walang naambag kahit peso. Hindi nga nagreklamo ang mga OFW dahil alam nila sa sarili nila, sa puso nila, na yung mga lahat ng binigay nila napunta sa mabuti. Makikita naman yun yung humanitarian ng ating pandemikero. Bakit ka nagkaganyan? Dahil sinapian na po ng masamang espiritu. Ay, no. Dahil sa paghihit-hit mo ng rugby. Tigil-tigilan mo yan. Tigil-tigilan mo kasi yung rugby para sa sapatos lang yan. Hindi po inisinisip-sip. Iniihip. Tandaan mo yan, Rugby Boy. Ang hirap sa inyo kasi ang galing nyo manalita. Ang galing nyo magsalita against sa admin. Pero yung sarili nyo, hindi nyo muna tinitingnan. Kung ano ba? Tama ba yung ginagawa ko? Bakit ko sila pahinto? Bakit ako nagawala? Paano kung mapagod na ang ating Francis Leo Marcos, no? Paano na? Marami hong magugutom nitong pandemic na to. Di ba? Puro kayo bintang, puro kay Hershey. Tingnan nyo na yung sarili nyo. Bago kayo magbintang, magpaluwal muna kayo ng milyon. Yun ang totoo. No? Ay nga pala, magpasalamat po ako sa aking pandemic hero. Nagbigay na 500, no? 500 half sack of rice, no? At ipamahagi natin yan, no? Salamat, no? Yan! Isang salita lang, ang pandemic hero, bigay agad. Di ba? Oo, hindi gaya ng iba dyan na drawing. Pakunwari eh. Hindi pala kaya. Sige lang kayo, walwal na lang kayo ng walwal eh. Ayun mga sulit kong mga tropa. Kaya ikaw, Dragon Boy. Isipin mo ang mga pinagsasabi mo against sa admin. Dahil ikaw, kumikita ka lang sa pangalang tatlong letra. Kahit antay ka,
tatlong litra pa rin, no? Ang ano mo, kinikita ka pa rin. Pakialam mo ba sa pera ng mga OFW? Hindi mo lupad na itong laway ko. Buhos ko itong laway sa mukha mo eh. Akala yung sino kayong matalino? Ha? Rugby boy? Ha? Sa tingin mo ba hindi ka tumatanggap ng pera? Ha? Gusto mo ipapalabas ko dito? Kung sino tumatanggap, sino nagbibigay sino ng pera ng OFW? Alam ko, ha? Alam ko, inirespeto kita bilang tao, hindi bilang yung sino yung pumasok sa puso mo. Pero akong binabanatan mo, nanawagan ka itigil ko. Tigil ko, buhosan kita ka sino, tigil. Ba't itigil ko ang pagtatanggol ko kay Pansis Leo Marcos? Ikaw, ha? Akala ko ba ang Abisaya may mga pinindigan? Ba't ka nagkaganyan? Tigil-tigilan mo yung pag-rugby-rugby boy. Wala ka nang napapala. Diyan, nasisira na yung utak mo. Hindi kita ano ha, ginagalaw, hindi kita ginagalaw. Pero ako po ang binabanatan mo, hindi kita sasantuhin. Oo. Kapal ang mukha mo. May nagawa ka ba? Kung may magawa kang nabuti, ha? Pwede kang magsumbat sa admin kung saan nila dinala ng pera. Ha? Pero wala. Ni Katiting, wala kang nagawa. Kundi mag-il-il ka lang. Ha? Mag-il-il ka sa mga ano mo, followers mo. Totoo yun. Diba? Mapanginoong Panginoon, huwag mong gamitin ang Panginoon sa panglalait sa kapwa, pangdurugo sa kapwa. Hindi bagay, dragon. Rugby boy, hindi bagay. Hindi bagay po yung ang pinaggagawa mo. Hindi ka matinong tao. No? Kita-kita mo naman eh. Alam mo na awa ako sa'yo dapat kasi depressed ka eh. Naintindihan kita kay galing ka sa gumagamit ng pinagbabawal wagot. Hindi pa gumaling yung utak mo eh. Dahil isa ka, magpasalamat ako kay isa ka gumaling nung panahon ng drug war ni President Duterte. Ah, hindi ata kasi tuloy pa rin ang pag-rugby boy mo ngayon. Kita ko naman. Hindi kita tinitira kasi nirespeto ka rin kita. Dahil mahal kita bilang isang defenderess na pilihan. Pero kalaban na kita, inunahan mo ako. Ha? Akala nyo kung sino kasi kayo eh, no? Tingnan nyo muna yung sarili nyo. Bago kayo mag-ngak-ngak, no? Bago kayo mag-mak-ngak, ha? Isipin nyo. Yung pinagpupos nyo sa Facebook, isipin nyo kung ano ba ang kahinatnan sa pag-isip nyo. Di ba? Ang tagal-tagal mo ginamit ang pangalan ni Ipil sa tatlong litra. Ha? Nakikinig ka sa mga Hershey eh. Ang totoong tao, ang diplomatic na tao, hindi nakikinig sa mga sabi-sabi, sa mga chismis, no? Kasi ang totoong tao, nakikinig kung anong ilabas, no? Anong ilabas ng korte. Kung nasa kabutihan side ka, sana, nasan doon ka na sa kabutihan side, ha? Tingnan mo yung mga supporters, di ba? Doon mo titingnan kung gaano sila naniwala kay Pilim. Dahil alam nila ang mabuting puso ng tao. At hindi sila bobo, ha? Gaya mo, bugok, na ipagkatiwala nilang pera. Kung wala silang nakikita, tigilan nila yan, syempre. Inakikita nila eh, ang lahat ng pera na, contribution nila. Kasi tulong na lang kay Boss Francis Leo Marcos. Kulang pa nga yan eh, di ba? Ha? Tulong nila. Bakit kayo nagagalit? Tinulungan lang yung pandemic hero. Ha? Bakit kayo nagagalit? Law-law na po. Ang ano niya, kabilang abaga, gusto na po niya nga, gusto kinila po siya sa mga OFW para maging bagay. Ganang balance, kasi ganun na po siya, hirap na siya. Napasa sa loob ng kulungan, isang si binababoy niyo. Di ba? Alam mo, naku, Dragon Boy, akala ko, ikaw yung may panindigan. No? Natira talaga kaming Mindanao. At may isa pang Mindanao, no? Na wala ding kwenta. Di ba? Mabasura kayo. Ha? Ang hilig yung mag-alam yung ang taong nakikinig sa mga chismis, hindi tumitingin ng anong ginagawa ng kabutihan sa tao, baliwala yung buhay niya. Talagang hindi mangyari ang kabutihan na sa puso niya. Kasi ang chismis, pag yan ang kakalat at pinutpulot mo, basura yan. Oo, gaya mo. Umaasa ako sa'yo na hindi ka babaliktad, hindi kita pinipime. Dahil akala ko may prinsipyo ka, akala ko may pinindigan ka. Hinayaan kita. Oo. Kasi ayaw ko mag-PM-PM inbox. Ayaw ko, hindi ko ugali yan. Kasi gusto kong makita nyo ang kabutihan ng ating pandemic hero. Kung anong nagawa niya nitong pandemic na to.
Hanggang ngayon, walang sawa sa pagtulong. Yan, akala ko yun ang nakikita mo. Pero nangyayari, nakinig ka sa mga heresy. Nakinig ka sa mga apek na mga gawa-gawang mga resibo, apek na mga gagawang mga chismes, mga conversation, apek. Ano yan? Gawain ng mga rugby boy yan. Gawain sa hindi normal nga tao yan yung nakikinig ng mga chismes. Pwede ka lang makinig sa chismes, pero hindi ka sasama, hindi ka makichismes. Pwede ka makichismes, pero tagos mo sa kabilang tainga. Ha? Titingnan nyo lagi ang kabutihan ng tao. Sa 10 kabutihan, isa pa lang pagkakamali ng tao, kalimutan na yung 9 na kabutihan. Mali yun, panindigan na prinsipyo na yan. Napakamali yun. Titingnan nyo muna yung mga kabutihan bago ang kasamaan. Ano bang nagawa ng tao na to? So check nyo muna, hindi yung ang dami niya na nagagawang kabutihan, isa lang pagkakamali niya, naging masama na siya, mali yun. Dahil yun ang mga karamihan ng mga Pilipino na tinitingnan muna yung mga lahat ng mabuting nagawa, di ba? Karamihan na hindi lahat. Yun ang sad talaga sa Pinoy, no? Imbis matulungan magpangat, maglaglagan, ilalaglag kung sino ang mataas na, manggagamit lang. Yun ang biktima din ako niyan sa paggagamit na yan. Yun ho. Sana maunawaan nyo lahat. Lagi nyo tandaan, ang kabutihan ng tao ang titingnan nyo bago ang kasamaan. Kasi ikaw, sinilang ka, masama ka na. May kasalanan ka na. Dapat huwag tayong kakampi sa mga bad side, no? Lagi tayong kakampi sa good side. Oo. Walang masama, tatawagin natin siya pandemic hero. Dahil yun ang nakikita natin, lumabas sa gitna, nananamigay ng tulong sa mga hopeless. Di ba? Bagay sa kanya. Ha? Yun kasi nakita natin ang good side. Wala po sa apelido na Marcos siya. Wala tayong pakialam doon. Normal mangusin siya. Wala tayong pakialam doon. Yung good side lang lagi nating tititingnan. Para sa kanya. Para lang siya kabuti sa bansa. Tao lang yan. Hindi naman yung Diyos para hindi magkakamali. Hindi yan perfecto. Lahat tayo magkakamali. Hindi tayo robot. No? Pasan niya ang Pilipinas. Pasan niya ang mga hopeless. Pasan niya ang mga mahirap. Di ba? Kahit mahirap siya, o kahit mayaman siya, yung makabutihan dapat ang tinitingnan natin, rugby boy. Tandaan mo, nawala yung prinsipyo mo. Tigilan mo palagi mag-rugby. Nako, medyo mahaba na tong vlog ko mga katrupa. Shoutout sa lahat, no? Hindi po ako nakapag-shoutout yung nagpa-shoutout dahil aalis ako. Tiba, naka-ready na ako. So, ang 10% ko, binigay ko sa Panginoon lahat ng income ko. Subukan yung magbigay ng 10%. Na yun po ang sikreto ng ginawa ko nga tuloy-tuloy yung blessing, no? Na kahit ano mga pagsubok sa buhay, agad-agad ang si God na bahala magtagumpay ka, no? Kung saan church kayo belong, wala yung church, ang importante yung relasyon niyo sa Panginoon. Please subscribe, like at pindutin yung notification bell yung all para ma-notify yung bagong upload. Mahal ko kayo, mahal ko ang Pilipinas. Bye-bye.